Magandang araw po sa ating lahat. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Salamat po sa pag-subscribe natin sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw o sa Facebook page po natin, facebook.com/MarkTolentinoLaw. Ang pag-uusapan po natin, yung mga kasal na walang visa o sa batas, ang tawag doon, void marriages. Unahin po natin yung unang example ng tinatawag na void marriages. Una, pag yung either or both parties are minors. Is a minors below 18 years of age. Kahit na may consent ng magulang, basta yung kinasal below 18, either or both parties, void yon. Ibig sabihin, from the very beginning, walang visa ang kasal. Okay. Pangalawa, yung solemnize, yung kinasal ng isang solemnizing officer na wala namang authority. Okay? When you say walang authority, for example, isang pastor, wala namang lisensya. Mayor, hindi naman incumbent na mayor. Judge, retired na judge na pala. But may exception ito sa batas. If either or both parties believe in good faith that yung nag-solemnize ng kasal nila may authority to solemnize marriage. Ibig sabihin, hindi alam ng either or both parties na yung nagkasal sa kanila wala palang authority, it will not affect the validity of marriage. Pangalawa, yung pagkasal ng isang tao, wala namang lisensya. Ano ba yung lisensya? Kasi bago ka ikakasal, may lisensya ka na kukunin yan sa local civil registry. But may mga exception sa mga kasal na hindi kailangan ng lisensya. Ano po yan? Una, for example, kinasal ka based on indigenous cultures. Yung mga Muslim brothers po natin na kasal, hindi na kailangan ng lisensya yan. Pangalawa, pag kinasal ka, nagsasama na kayo more than 5 years, hindi na kailangan ng lisensya yan. Or nagpakasal kayong dalawa at the point of death, or ang sabi ng batas, in articulo mortis. Kasi articulo mortis, when either or both parties at the point of death, for example, yung kasal nila Rose and Jack sa sine, yung tinatawag na Titanic, kung nagpakasal sila noon bago malunod yung barko, then yung nagkasal is yung kapitan ng barko, hindi kailangan ng marriage license yan. Another, for example, kung nagpakasal ka at the time of the existence of a valid marriage, or say valid marriage, then nagpakasal ka uli ng pangalawa, or sa batas ang tawag doon, bigamous marriage or tinatawag na polygamous marriage. So ibig sabihin doon, kung nagpakasal ka, then may existing na kasal ka pala before, hindi void yung pangalawang kasal ninyo. But may mga exception naman sa batas yon. Yun, pag-usapan natin in our next video, yung tinatawag na valid bigamous marriage. And another, yung for example, nagpakasal ka by mistake. Ano ba yung by mistake? Mistake as to identity of your partner. Ano ba yung mistake as to identity of your partner? Yeah, for example, nagpakasal ka. Akala mo, siya yung asawa mo. Hindi pala kasi kambal pala siya ng asawa mo. So in that case, void yun kasi hindi ka naman nagbibigay ng consent na maging asawa mo siya. Kasi in the very first place, iba pala yung pinakasalan mo. So maging void yun based on mistake as to the identity of the other spouse. Another, yung tinatawag na kasal-kasalan. Ano ba yung kasal-kasalan? Yung kasal-kasalan, yung based on ceremony lang. So, wala naman, hindi naman nakalisensya yun. Purely for pictorial purposes, for documentary purposes. Ibig sabihin, hindi lahat ng kasal. May iba dyan, documentary purposes lang. Ceremonial lang yan. Hindi naman kasal yan. Kasi when say kasal,
ang when say kasal kasi, kailangan na may solemnizing officer. Pangalawa, may lisensya as a general rule. Pangatlo, nagpirmahan kayo ng marriage contract. And pang-apat, yung marriage contract na yan, ipa-registered nyo yan sa local civil registry. So yun ang tinatawag ng kasal. So may iba kasi dyan ang kasal-kasalan. Kasi kasal-kasalan, hindi naman kasal yan kasi purely ceremonial lang naman yan. Kasi ceremonial eh, for example, babae-babae, lalaki-lalaki, may nagpakasal dyan ng ganyan. But ang purpose naman lang naman nila is pictorial purposes, ceremonial. Hindi naman yung contract talaga. Kasi may say kasal, kailangan sundin mo talaga ang requirements ng batas. Ito po yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. By the way, please subscribe my YouTube page po. And for more legal advices, pwede kayong tumawag sa atin, mag-visit sa office po natin. Just call me, landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or mobile number po natin, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0917-329-5353. Thank you po.